topic naman natin ngayon, ang DIY naman natin is paano maglagay ng thermostat sa ating charade. So ito na. Ang paglalagay natin ng thermostat, mga paps, ito. Bali, tinanggal ko muna to. Ito lang naman yan. Clip lang yan, tsaka ito. Doble yung lock ko para sigurado. So ngayon, tatanggalin natin ito. Ayan, may nakikita nyo, may tornilyo. Ayan, yan. May tornilyo siya. So, teka, lagyan natin ng ilaw. Hindi na pwede lagyan ng ilaw. So, ito may tornilyo siya. Isa. Dalawa. Ayan, dalawa. Tatanggalin natin yan. Tapos, pagkatanggal natin yan, syempre, lilinisin natin. Tapos, ilalagay natin yung thermostat dyan. Siyempre, dapat meron tayong gasket maker, kahit yung pula lang, para hindi mag-leak. Or, kung walang gasket maker, pwede din yung ano. Dapat ka dalawa, mga paps. Gasket maker at saka yung fibra. Yung fibra yun yung parang gasket na leather. May nabibili na sa mga auto supply. So, sa ngayon, gagawin natin is tatanggalin natin to. Ayan. Tsaka to. Tapos pagkatanggal natin, lilinisin natin. And then, saka natin ilalagay yung thermostat. Tsaka chinek ko na rin pala yung wirings nito. Kasi ngayon, nakarekta siya. So, positive. Positive to, tapos negative to. Ha? Tandaan nyo palagi, ito lagi ang positive, negative. So ngayon ang gagawin natin, since dahil ito, itong source niya nakakonekta dito, ito yung sa, ito yung relay ng ating fan. So pag tinanggal natin yan, ayan. So, ang positive ng fan natin dyan is dito, sa 86. Ayan, malino ba sa camera? Basta 86. Ayan. 86 dapat ang sa radiator fan natin, ang positive. Tapos, ang papunta naman sa ating thermo switch, which is, ang thermo switch natin is ito. Ito guys, ang thermo switch. Yan. Yan ang ating thermo switch. At ang nakakonekta dyan is ito. Ito, kukonekt natin dyan. Yan. Yan, nakaganyan siya. So yan, nakakonekta yan dito sa ating 85. Yan, 85 ito. Ito, 85, tas 86. 85, positive yan ng thermo switch. 86 naman, yan yung positive ng ating fan. Tapos, ang 87, ang alam ko sa 87, pupunta yan sa ignition switch. Doon sa susian natin. Ha? Sa susian yan. Tapos, ito namang 30, syempre, sa positive ng battery. Okay? So, ang gagawin na lang natin dyan, yung positive natin, since nakakonek yan doon, iko-connect ko itong positive natin. Ito. Ayan yung positive natin dito sa taas. Iko-connect natin dito. Tapos, syempre yung negative sa body na. Okay? Sa body na yan. Since dahil hindi tayo pwedeng rumekta dun sa ano. Ito, nakarekta to eh. Pag switch nyan, andar agad. Pero dahil meron na tayong thermostat, ayan, ihiwalay na tayo, okay? So, balikan ko kayo guys, pagka nalinis na natin to, kaya natanggalan natin, nilinisin natin, okay? Ayan guys, ayan na siya. Natanggal na natin ang tawag nito, ang mounting ng hose, ayan siya. Kita nyo naman, green. So, meron tayong coolant. Ang kulang na lang natin ngayon guys, linisin natin to. Tapos, ibabalik natin.
ganyan ang balik niyan, guys. Pero bago natin ibalik, syempre lilinisin muna natin. Linis. Tapos ready ang ating ready natin ang ating gasket maker at saka yung ating thermostat. So sa mga nagtatanong, guys, paano maglagay ng thermostat? Ang thermostat, yung pinakapwet niya, yung mayroong tanso, dapat nasa tubig. Okay? Tapos dapat nasa tubig, tapos syempre nasa ibabaw yung may tanso na hindi gumagalaw, yung parang pinakasalag niya, kasi siya magpapakawala ng tubig. Okay? So lilinisin muna natin to, tapos i-videohan ko kung paano maglagay ng thermostat. Okay? So good luck sa DIY na naman natin, guys. Salamat. So ayan, guys, continue tayo sa paglalagay ng thermostat natin. So ayan na, nalinis ko na, tapos natanggal ko na yung mga dumi dito, yung mga naiwang gasket dati. Pag maglalagay kayo ng thermostat, siguraduhin nyo lang na malinis at dapat diretso yung surface ng paglalagyan ng thermostat para walang leak. Okay? Tapos pati yung kanyang mounting ng hose, kailangan dapat malinis din. So yung mounting ng hose natin, nalinis ko na. Ito na siya. Okay na. Medyo siguro sa katagal kaya ganito itsura niya, pero malinis na yan. Hindi ko na tinanggal yung dating gasket. Okay na yan. Mukhang okay pa siya. Tapos, gumawa na rin ako ng isa pang gasket na bago. Ito. Nakahulmo na rin to. Ito, binibili lang to sa auto supply. Ito siya. Fiberplex. Yan. So, ibabakat nyo lang to para makuha nyo. So, ayan. Meron ako. Pero syempre dapat hindi mawawala dyan yung ating silicone. Okay? Ganda sana yung pula, pero okay na rin itong itim. Ito ilalagay natin mamaya habang ini-install natin yung thermostat. So, tara, lagay na tayong thermostat. Tapos babalik ako pag nailagay na para ma-explain sa inyo. Okay? Ayan, guys. May napansin ako. Mayroon siyang parang kanal. Saan na ba yung... Ayan, ito yung napansin ko. Mayroon siyang parang kanal. Ayan o. Ito. Sa gilid. Swak na swak pala dyan. Yung thermostat ng puncturized talaga. So, kailangan pala talaga malinis na malinis yan. Para swak na swak to. Okay? So, kasi kapag nilagay niyo yung thermostat natin, ito ang thermostat natin. Swak na swak siya. Yun. Pasok na pasok. So, bali magiging straight dito. Dito na kayo maglalagay ng silicone. Pagkalagay ng silicone, saka nyo ilalagay yung gasket na ginawa nyo. Tapos, saka nyo ilalagay yung mounting ng hose. Okay, so balik tayo pag naka-install na. Okay. Ayan, so guys, naikabit na natin ang ating mount hose. So meron na rin tayong thermostat doon. Meron na rin gasket maker. At meron na rin gasket. So,
Na-bite na rin natin yung dalawang nuts. Bolt pala. Bite na natin. So, patuyuin muna natin siya. Tapos, saka natin try start. Okay? Balik muna natin lahat ng kailangan ibalik. Then, siguro after ilang minutes, pwede na nating start. So, okay. Balik na muna natin lahat ng pwedeng balik. Ayan, so guys, naibalik na natin ang lahat ng mga kailangang maibalik. Naibalik na natin ito. Naibalik na rin natin yung hose ng fuel. Naibalik na rin natin yung cup. Dalawang cup ng distributor, pati yung mga high tension wire, naibalik na rin natin. So, ang gagawin lang natin guys, isa na lang. Hintayin na lang natin matuyo yon. So, since para makasigurado tayong yung tuyo na yan, bukas ko start. Okay? Titingnan natin kung gagana ang fan. Titingnan natin kung pag nag-start tayo ng engine, hindi iikot ang fan natin. Kasi gagana lang ang fan once na uminit na yung tubig ng makina at pag bumukas na yung thermostat, pag nagpakawala ng tubig, saka lang gagana ang fan natin. Okay? So, isa rin to guys. Isa pa to guys. Nasabi ko nga pala na nakarekta tayo. So, nakarekta siya, pero yung wiring niya ganun pa rin pala. Ibig ko sabihin, kapag wala palang thermostat, automatic, magre-rekta ang fan nyo kahit hindi nyo i-rewire. Yun ang pagkakagets ko kasi sinundan ko lahat ng linya. Ito. Itong positive-negative ng ating radiator fan. Tumigil dito sa ating relay, parehas na parehas ang wiring diagram pag merong thermostat. Ang logic dito guys, kapag wala palang thermostat yung nilagay natin dun sa loob, kapag wala pala nun, ibig sabihin automatic magre-rekta ang fan natin. Ibig sabihin nun, pag nagbukas ang makina natin, matik siya na magbubukas ang ating rad fan. Ngayon, kung gusto mo palang ibalik sa automatic ang rad fan natin, let's say maglalagay kayo ng thermostat, ang gagawin nyo lang pala is maglalagay lang kayo ng thermostat at wala na kayong wiring na gagawin. Kasi yun ang nangyari sa akin. Nakarekta ako ngayon dahil wala nga thermostat. Sinundan ko lahat ng wire, parehas na parehas sa diagram na ng kapag mayroong thermostat. So, ang nangyari ngayon, ang gagawin lang pala is maglalagay lang ng thermostat, gasket maker, tapos babalik mo lang, okay na, yun na yun, wala na kayong wiring na gagawin. So, siguraduhin nyo lang guys na yung thermo switch nyo, which is ito, yan ang thermo switch, at ito naman yung positive galing sa relay, okay? So, hopefully naman siguro gumagana tong akin, kasi hindi naman sirain tong thermo switch. So, gumagana naman siya kasi nakarekta tayo. Kasi kung di gumagana itong thermo switch, hindi mag-on ang ating rad fan. Since nakarekta siya, kung sira yan, hindi mag-on yun. Okay? Gets nyo? So, ngayon, dahil may thermostat na tayo, ito, switch na to, gagana yan kapag nagpakawala na ng tubig yung thermostat. Okay? So, wala na tayong wiring na gagawin. So, dahil sinuntang ko lahat ng wiring nito, okay naman pala. So, bukas guys, tatry nating start. Titingnan natin kapag nag-start na tayo ng makina, titingnan natin kung gagana o hindi ang ating radiator fan. Okay? So, kapag hindi gumana, ibig sabihin,
sa pag-start to pag-start ng makina, pag hindi gumana, ibig sabihin successful yung ating operation. Pero pag-start to pag-start natin at gumana, may mali. Okay? So, balikan ko kayo, guys. Guys, sa ngayon, guys, successful ang ating operation. Ayan ang ating temperature ngayon, nasa may bandang malapit na magkalahati. Ngayon, antayin natin magkalahati yan. Kasi parang yun ang set niya. Pag nagkalahati siya, na-detect niya mainit na, saka magbubukas yung ating radiator fan. Ayun, nagbukas na siya. Guys, nagbukas na siya. Nakikita niyo, nagbukas na. Okay? So, antayin naman natin niya yung minuto siya. Kasi mga ilang minuto lang yung minuto yan. Okay? So, kapapasok lang yung mainit na tubig galing sa makina. So, pinapalamig niya yun ng radiator. Maya-maya niyan. Pag malamig na, nagsasara na ulit yung thermostat natin. Pag nagsara thermostat natin, wala nang dadaloy na tubig. Saka ngayon siya yun ito. Okay? Antayin natin yun ito. Saglit lang yun. Ang matagal kasi, ang pagpapainit. Okay? So, successful ang ating, ano, ang ating, tawag nito, restore ng ating automatic radiator fan. Kasi naglagay tayo ng thermostat, tapos yung puti na yon, yung ating thermo switch, gumagana pa. So, nagkaroon tayo ng problema dito sa wiring ng ating relay, meron palang mali. So, ngayon guys, ayan, humihinto na siya. Ayan, nakita nyo humihinto niya. Ngayon, mamaya-maya niyan, aandar na naman siya kapag nadidik niyang mahirit na naman, bubukas na naman yung thermostat. Okay? So, nagkaroon tayo problema dito. Yung manggagaling pala dapat sa ignition switch, sinama doon sa positive. Kaya pala nung naglagay tayo ng thermostat, nung binuksan ko makina, automata nagrekta pa rin yung fan. Yung pala, yung ignition galing sa susiyan, sinama doon sa positive. So, ang ginawa ko, nag-rewire ulit ako, pero ginamit ko yung relay pa rin niya. So, okay pa naman yun. Ngayon, guys, gumagana naman siya ngayon. Tingnan natin yung temperature natin. Kasi nga, huminto na, ibig sabihin na palamig na. Kanina, pantang kalahati na siya. Ngayon, nag 1/4 na lang. So, mamaya, pagka malapit na kalahati, mag-on na naman yung fan. Kasi na-detect na naman yung thermo switch na bumukas yung thermostat. So, papasok yun dun sa radiator para palamigin. So, ngayon, magbubukas yung fan. Okay? So, ngayon guys, successful ang ating operation. Nakita nyo naman aking tachometer. Walang kagalaw-galaw, magandang-magandang daloy ng kuryente. Ang ating temperature, yan ang normal temperature daw. Sabi ng mga legends natin, kasi kahit na umabot pa yan sa may bandang guhit, okay lang kasi normal pa rin yun. Lalo na pag sa traffic, dito naman nakapark lang tayo, nakabukas sa sasakyan, nakabukas sa makina. Diyan lang yan sa bandang kalahati. Pag siguro traffic mga dito, wag lang umabot dun sa guhit na ano na yun. Okay? So ngayon malapit na magkalahati. Tingnan natin kung gumana na ulit. Ayun, gumana na naman siya guys. Ayun, punta nyo naman kanina kung yung punta, diba? Successful ang ating operation. So sana na magkaka-idea kayo ngayon na i-restore nyo yung inyong automatic radiator fan. Kasi malaking tulong yun guys. Menos sa kuryente yun guys, lalo na pag traffic. Menos talaga. Ngayon guys, kung hindi nyo masyado sundan, dahil nga kasi yung wiring ko, hindi ko na-record. Madali lang yan guys, search nyo lang yung connection ng wiring diagram ng radiator. Ilalagay ko sa video na to, sa bandang huli, yung image ng wiring diagram ng radiator ng sarili. Ha? Sundin nyo lang guys, magagawa nyo to. Kung wala kayong thermostat guys, bibigay ng thermostat, ilagay nyo lang doon, katulad yung ginawa ko. Tapos, kung meron kayong thermo switch,
Ayan yung bullet train, 46 yards. Ayan yan yan, 46 yards. Meron kayo yan, original pa. Buhay nyo, buhay yan. Sa akin matagal lang na nandyan, hindi ko alam na buhay pa pala siya. Okay siya. So, sa ngayon guys, maraming maraming salamat. Salamat sa panonood, sana may natutunan kayo sa akin. So ayan, huminto na naman siya guys. Maraming maraming salamat guys. Thank you.